Sa mga balitang mayroong pag-asa, Adventist World Radio at Farms 2 International binisita at pinaglingkuran ang mga katutubong mangyan sa Sitio Mantay. Rojas Seventh-day Adventist Church naglingkod at nangaral sa Sitio Bukana, Dalahican. Pangangaral sa Sitio Santa Rosa, Barangay Manggahan, pinangunahan ng care group sa Mataas na Kahoy, Batangas. Paglilingkod at pangangaral ng Malabag Seventh-day Adventist Church naghatid ng mga tao sa pagpapabautismo. Alkansyako Alay Ko Church Building Project inilunsad ng Kabuyao District sa Mid-Year Praise Program. Bagong tayong Green Island Seventh-day Adventist Church pinasinayaan. Ika-33 anibersaryo ipinagdiwang ng Bangkal Seventh-day Adventist Church sa Los Baños, Laguna. Central Sorsogon District Adventist Young Professionals nagtipon sa socio-spiritual retreat. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kami muli upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Binisita at pinaglingkuran ng Adventist World Radio at South Occidental Mindoro 1 District ang mga katutubong mangyan na naninirahan sa Sitio Mantay, Monte Claro, San Jose, Occidental Mindoro. Alamin ang iba pa nilang layunin sa pagdalaw nilang ito kasama ang Farms 2 International sa balitang hatid ni Zyper Don Mediadero. Ang Adventist World Radio, katawang ang South Occidental Mindoro 1, ay nagsagawa ng isang community service na naglalayong maabot ang ating mga katutubong buhid at ipakilala sa kanila ang pag-ibig at pag-asa na matatagpuan lamang kay Kristo. Ang grupo ay binubuo ng 19 na katao mula sa distrito ng South Occidental Mindoro 1, Adventist World Radio at Farms 2 International. Matapos ang 8 oras at mahigit na 18 kilometrong lakaran ay aming narating ang Sitio Mantay kung saan kami ay tinanggap ng malugod. Layunin ng pag-akyat ay kamustahin ang mga kapatid na katutubong mangyan upang patuloy na pangalagaan ang kanilang pananampalataya at kabuhayan. Ang isa pong layunin na pag-akyat dito sa Mantay kasama ang ating Farms 2 International in cooperation with the AWR 360 ay upang bisitahin ang ating pong mga kapatiran doon na nabautismuhan noong buwan ng Abril. Merong panukala na itatayo na po ang ating pong center and then later on ang ating bahay-sambahan. Nagkaroon din ng pagkakataong maipakilala ang Farms 2 International na naglalayod na mapabuti ang kalagayan ng mga katutubo sa pamamagitan ng pagturo sa kanila ng mga pamamaraan upang gamitin ang mga bagay at oportunidad sa kanilang kapaligiran. The purpose of Farms 2 is to essentially provide the recipe of abundant life to those who don't have access to it naturally. And so I'm actually standing in one of the villages, Mantay, which will be one of the recipients for our Farm Stew message. Farming, attitude, rest, meals, sanitation, temperance, enterprise, and water. And so what we'll do, we'll actually provide training and even some tools and resources to help people out of their previous condition to live a more abundant life, right? And so I'm really excited to be here in the village of Mantay, and we have some trainers here as well that are continuing to do a lot of the good work. We're still in our beginning phases, but by God's grace, we're going to be here for a number of years helping and providing the training and education they need to improve their quality of life. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa mula rito sa Sitio Mantay, San Jose Occidental Mindoro. Ako si Cypher Don Mediadero, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Magkasamang naglingkod ang Adventist Community Services at Voice of Youth Team sa distrito ng Rojas sa pangangaral na isinagawa sa Sitio Bukana, Dalahican, Rojas Oriental, Mindoro. Ang kanilang gawain doon ay umakay ng 15 tao sa pagpapabautismo. Tunghayan ang mga bahagi ng kanilang mga paglilingkod sa balita ni Chantel Fancubit.
Ika-5 ng Setyembre noong nakaraang taon nang nagsagawa ng Voice of Youth ang mga kabataan sa distrito ng Rojas at ang isa sa mga napiling lugar ay ang Dalahican. Sa pangungunan ni Sister Sally Gabon, isang misyonaryo, ang mga kabataan ay maagang gumigising upang bumisita sa mga bahay ng mga tagapagpakinig. May mga araw din na ang mga kabataan kasama si Sister Sally ay naglalakad na mahigit kalahating oras upang makapagdalaw sa kalapit na sitio, ang Sitio Bukana. Ngunit sapagkat gabi ang isinasagawang krusada ng mga kabataan at malayo ang Sitio Bukana sa lugar na pinagdalausan ng krusada, kakaunti lamang ang mga nakatira sa sinabing sitio ang nakakadalo. Kaakibat ng papapaabot ng balita na ating Panginoon, ang simbahan ng Rojas ay nagsagawa ng krusada noong 1-11 ng Hunyo sa Sitio Bukana, Dalahican, Rojas Oriental, Mindoro. Bagaman ang krusada ay nagsimula sa pinakaunang araw ng Hunyo, nagsagawa ng feeding program tuwing Linggo simula noong buwan ng Marso bilang preparasyon at pagpapakalat ng balita. Ang sinabing krusada naman ay pinansyal na sinuportahan ng simbahan ng Rojas, lalo na ang Women's Adventist Community Services at Education Department. Ang krusada ay sinubaybayan ng humigit kumulang 35 mga individual na may edad na 13-81 years. Ang mga tagapagsalita ay mga kababaihan at guro ng Rojas Adventist Elementary School. Sa hapon naman ay nagsagawa ng Vacation Bible Experience kung saan 30 mga bata ang tinuruan ng mga guro sa sinabing paaralan kasama ang Rojas Adventist Youth Society ang mga kabataan sa simbahan ng Rojas. Ang krusada ay nakapagpalapit ng 15 mga individual sa ating Panginoon at nagsagawa ng pagsamba sa Court ng Dalahican ng 11 ng Hunyo kung saan sila ay nakapakinig ng mensahe ni Pastor Eugene Soto, ang District Pastor ng Rojas. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Chantel Pancubit, Hope Today, NPUC News. Pinangunahan ng care group sa mataas na kahoy Batangas ang pangangaral na ginanap sa Sitio Santa Rosa, Barangay Manggahan. May temang Revelation of Hope. Ang pangangaral ay 12 gabing dinaluhan ng mga Adventista at kanilang care friends. Si Ralph Asher Abihay para sa report. Sa pamamagitan ng pakikisama ng banal na espiritu ay nagsagawa ng 12 gabing pangangaral sa Sitio Santa Rosa, Barangay Manggahan, Mataas na Kahoy, Batangas. Baka sa mukha ng makapatiran at mga dumadalo gabi-gabi ang kaligayahan na makarinig ng mga lektura tungkol sa kalagahan ng kalusugan na kung saan ay pinangungunahan ng mga health experts na nagmula sa iba't ibang simbahan. Bagaman paliit ang lugar na pinagpupulungan, ay nakakatuwang pagmasdan ang padami ng padami ang bilang ng mga attendees tuwing gabi na naghahangad na makaalam ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang nag-udyok po sa amin na magkaroon ng pangmadlang pangangaral dito sa Mataas na Kahoy, walang iba kundi ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon na bilang mga Seventh-day Adventist, ito talaga ang ating gawain, ipalaganap ang mabuting pabalita sa buong sanlibutan at makisangkot ang lahat. Sa tulong ng mga kapatiran sa distrito ay naisakatuparan ang gawaing ito na kung saan bawat simbahan ay nagdadala ng pagkain at giveaways para sa mga nakikinig gabi-gabi. Ang naging tagapagsalita na nagtalakay ng Revelation of Hope, a Bible Prophecy Adventures ay walang iba kundi ang Metro Lipa District Pastor na si Pastor Ramil Pernilla. Ang Revelation of Hope ay inilunsad dahilan sa kasiglahan ng mga kapatiran sa buong distrito ng Metro Lipa at ang pakikipag-ugnayan ng Mataas na Kahoy Care Group. Seminar na ito ay dinaluhan ng napakaraming mga kaibigan natin na uhaw sa katotohanan. Kaya nga't ito isang malaking hamon, hindi lamang sa mga miyembro ng Mataas na Kahoy, kundi sa lahat ng mga kapatiran sa distrito sapagkat naglalayon sa dakong ito na magkaroon ng isang lehitimong bahay-sambahan sa Mataas na Kahoy.
Sa tulong ng Panginoon at sama-samang paggawa ng mga kapatiran na may masidhing pananampalataya, ang programa ay naging matagumpay at nagbunga ng 15 na mahalagang mga tao na nagdesisyon para tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Binigyan kami ng magandang sa aming isip, talagang ito na talagang namin. Buong pasyon na talaga namin na inakay kami na binigyan kami ng magandang kaisipan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa dedikasyon ng bawat isang nakisangkot sa banal na gawa nito na ipahatid ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao. Layunin ang maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Ralph Asher Abihay, nag-uulat. Paglilingkod at pangangaral na pinangunahan ng Malabag Seventh-day Adventist Church ang umakay sa 7 tao na tanggapin ang Panginoon at magpabautismo. Ang iba pang detalye ng kanilang isang linggong evangelistic effort, balitang hatid ni Samuel Fuentes. 7 individual po ang tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas at ipinahayag sa pamamagitan ng pagtanggap ng bautismo dito sa Malabag, Silang, Cavite. Ito ay bunga ng paggawa ng banal na espiritu sa mga puso ng bawat isa na narating ng pabalita tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Ang mga miyembro ng Malabag Seventh-day Adventist Church ay ginamit ng banal na espiritu upang maabot at maihanda ang mga dadalo sa isang linggong sama-samang pag-aaral ng Biblia. Kabilang sa ginawang preparasyon ay ang pagdadalaw sa mga bahay ng mga kaibigan sa komunidad at pagpapakilala sa Panginoong Jesus. Naglingkod din ang mga miyembro ng Malabag Seventh-day Adventist Church sa pamamagitan ng lingguhang pagtuturo sa mga kabataan ng komunidad at pagdadaos ng devotional sa isang construction site kung saan ibinabahagi ang inspirasyon na nagmumula kay Jesus. Matapos ang mga paghahandang ito ay idinaos ang 5 sama-samang pag-aaral kung saan nagkaroon ng pagtalakay sa mga sekreto ukol sa magandang kalusugan, kung saan ibinahagi ang kahalagahan ng tamang pagkain, sapat na pag-inom ng tubig, pahinga at ehersisyo. Naibahagi rin ang kahalagahan ng mga regalo ng Panginoon tulad ng hangin at sikat ng araw na libreng mapapakinabangan para sa magandang kalusugan. Para naman sa sama-samang pag-aaral ng Biblia, ibinahagi ni Pastor June Canosa na si Jesus ang tunay na pag-asa. Kaniyang tinalakay ang kahalagahan ng pag-aaral ng banal na kasulatan upang malaman ang naisin ng Diyos para sa kaniyang mga nilikha, lalo't higit ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ang gawaing ito sa pangunguna ng banal na espiritu ay nagresulta sa pagtanggap ng 7 individual sa ating Panginoong Jesus at sa bautismo at maging kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Mula dito sa Malabag, Silang, Cavite, layunin ng maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. Masaya at pinagpala ang mga Adventista sa Cabuyao District sa kanilang idinaos na Mid-Year Praise Program. Doon ay naging tampok na bahagi ng kanilang programa ang paglulunsad ng Alcansiaco Alayco Church Building Project ng South Central Luzon Conference na malugod namang tinanggap at sinuportahan ng buong distrito. Ang balita hatid ni Jubel Rioveros. Upang papurihan ng Panginoon, nagtipon-tipon ang Cabuyao District para gunitain ang kanilang Mid-Year Praise Program. Isa sa mga prioridad ng programang ito ang mapatayuan ng mga iglesia ang mga unentered territories na sakop ng SCLC. Naging panauhing tagapagsalita ng nasabing praise program ay ang Music at Family Director na si Sister Mary Christine Caspe. Naging parte rin ng nasabing programa ang paghahandog ng mga awitin mula sa iba't ibang grupo kabilang na ang district choir, string at instrument ensemble, pati na rin ang mga bisita tulad ng SR4J at Pintig.
Kasabay ng Mid-Year Praise Program ng distrito, inilunsad din naman ng initiative ng South Central Luzon Conference na I Will Go Build My Church na naglalayon ng pakikisangkot ng bawat pamilya sa gawaing pagpapatayo ng bahay-sambahan. Nasa 100 mga alkansya ang naipamahagi sa buong distrito na tinugunan naman ng mga miyembro nito. Masayang-masaya ang pakiramdam ko kasi nung tinanggap ko ito kanina, ay talagang ipinasya ko na talagang ito ay akin pupunuin hanggang December. Ang pangunahing layunin po nitong programa natin, Alkansya Ko Alay Ko, ay una, involvement. Ano po? Nice po nating tawagan ang lahat po ng pamilya sa distrito, specifically sa Kabuyaw, na makisangkot sa gawaing ito. Pangalawang layunin, ang nangailangan ng alkansya na ito ay ang ating pong mga unentered territories. Dito po sa teritoryo ng South Central na wala pa pong church na masasabi natin. So, nais po natin na mapadali ang gawain ito, kaya po inilunsad ang napakagandang programa na ito sa ating pong conference at ganoon din sa ating pong distrito. Napakabuti ng Panginoon sa distritong ito ng Kabuyaw District sapagkat pagkatapos muli ng napakahabang panahon, ay nagkaroon ng ganitong pagsasama-sama. Kasama ang kanilang buong pamilya, sila ay hahayo at tutugunan ang panawagan ng Panginoon na kung saan sila ay gagamitin upang maipakalat ang pabalita ng ating Panginoon sa napakalawak niyang bukiran. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ito si Jubel Rioveros para sa Hope Today and PUC News. Pinasinayaan ng mga Adventista sa Rojas, Palawan ang bagong tayong Green Island 70 Adventist Church. Mababalikang nasira ng bagyong Odette ang kanilang dating church building at ngayon ay naipatayong muli sa tulong ng Palawan Mission at Sampaloc 70 Adventist Church bilang pangunahing donor. Si Dorothy Rodriguez para sa report. Labis na ikinatuwa ng mga kapatiran ang pagkakaroon ng inaugurasyon sa pagkakatayo ng kanilang bagong simbahan dito sa Green Island, Rojas, Palawan. Naging kaisa sa pagbangon ng Iglesia Isla Verde ang Sampaloc Seventh-day Adventist Church matapos na mawasak ng Bagyong Odette ang kanilang iglesia. Ito ay muling nabuo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at mga donasyon ng ating mga kapatiran na nagmula sa Sampaloc SDA Church. Para sa kanila, hindi sapat ang makapagbigay lamang ng donasyon kundi nais pa nilang makita ang kalagayan ng ating iglesia roon. Kung kaya't sila ay tumungo sa pamunuan ng Palawan Mission upang magkaagapay na bisitahin ang nasabing iglesia. Ang opisina po ng Palawan Mission of Seventh-day Adventist ay well coordinated sa Sampaloc Church. Bunga po ito nung bagyong Odette. Nung ang Sampaloc Church po ay nag-extend po ng kanilang tulong sa mga kapatiran. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang iglesia po ng Sampaloc Church ay hindi lamang nagpadala ng kanilang pera para itayo po ang simbahan ng Green Island. Sila mismo ay pumunta dito sa araw na ito para makapiling po natin sila sa inauguration po ng bagong simbahan. Ang grupo ay mayroong advokasya na tumulong sa pagpapatayo ng mga iglesia. Ang Sampaloc Church members ay talagang open sila sa pagtulong sa mga church na nangangailangan. Katulad nga nung nalaman namin na nagkaroon ng bagyo dito, at siyempre sa panguna ng aming pong elder ay tinap namin yung mga kapatiran na may potential na talagang makatulong ng malaki. Hindi lamang kami nagbabangon o nagtatayo talaga, kundi yung mga namatay na mga iglesia ay aming binubuhay. At ngayon nga, kagaya ng itong ating narito ngayon sa Isla Verde, ay mayroon tayong itinatayong iglesia ngayon. Matapos na mawasak ang kanilang iglesia dahil sa bagyong Odette, hindi sila tumigil sa pananalangin na ang kanilang iglesia ay muling mabuo. Pinasasalamatan ko po yung Sampaloc Church. Napakabuti po ng kanilang puso na kami po ay natulungan. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa lahat ng mga kapatid from Sampaloc SDA Church
na sila po ay ginamit na instrumento po ng Panginoon upang ang bahay-sambahan po dito sa lugar ng Green Island ay maitayo muli. Sa pamunuan po ng Palawan Mission, sa kanila pong pag-facilitate at pag-follow up po ng mga sponsors. Ang ating mga iglesia ay daan upang makapagwagi ng mga nais makilala ang Panginoon at nais magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mula dito sa Rojas, Palawan, Dorothy Rodriguez, Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Ipinagdiriwang ngayong taon ng Bangkal Seventh-day Adventist Church sa Los Baños, Laguna ang 33rd anibersaryo nito. Doon ay magkakasama silang nagbaliktanaw sa pangunguna at mga pagpapala ng Diyos sa kanilang simbahan. Ang kanilang programa at paglilingkod, balitang hatid ni Justin Carl Fadrigon. Ang mapagpalang araw na naman ng Sabat ang sumapit sa ating mga kapatiran dito sa Los Baños, Laguna. Ating idinaraos ang 33rd founding anniversary ng Bangkal Church. Dahilan sa pandemyang dulot ng COVID-19, maraming mga kaganapan ang pinagpaliban muna ng Seventh-day Adventist Church dito sa Los Baños, Laguna. Ngunit sa unti-unting pagluwag ng sitwasyon, natuloy na rin ang iba sa mga ito. Kasama na rin yan ang selebrasyon ng pagkatatag ng simbahan 33 taon ng nakakaraan. Saksi at naging kabahagi ng programa dito ang mga miyembro ng church at mga bisita, kasama ang mga dating district pastor ng Makiling View. Narito sina Pastor Bernardo Villarias at Pastor Jasper Flores na kasalukuyang presidente ng South Central Luzon Conference. Pati na rin ang kasalukuyang executive secretary ng South Central Luzon Conference na si Pastor Juby Estrada. May kagalakan ang bawat kapatiran sapagkat umabot na naman ng panibagong taon ang iglesia. Kasabay ang patuloy na pananalangin ng mas lalo pang tumibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon kasama ang isa't isa sa iglesia. Ang mga nakalipas na taon para sa kanila ay puno ng biyaya at pagsubok at kailanman ay hindi sila iniwanan ng Panginoon. Una sa lahat, pinupuri natin ang Panginoon sa buong panahon ng mag-umpisa ang Los Baños Church. 33 years na ang nakalilipas, hanggang sa ngayon ay nanatili ang kasiglahan ng iglesia higit sa lahat. Ako sa personal bilang pioneer ay umabot pa sa ganitong panahon na makapag-celebrate kami. Bagaman hindi ito na isagawa ng taon-taon dahil nung nagka-pandemic nga ay hindi natin na isagawa yung mga pagdiriwang. Pero all in all, ang kabutihan ng Panginoon ay talagang ramdam at ang suporta ng conference, district pastor at ang buong distrito ng Makiling ay masaya kaming nagsasama-sama sa lahat ng gawain. Maghapong puno ng papuri at pasasalamat para sa ating Panginoon ang isinagawa ng buong kapatiran ng Bangkal Church, gayon na rin ng iba pang kapatid sa Makiling View District. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa mula rito sa Los Baños, Laguna. Ako po si Justin Carlo Fadrigon, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nagsama-sama ang Adventist Young Professionals sa Central Sorsogon District sa isang socio-spiritual retreat na ginanap sa Irosin, Sorsogon. Ang gawaing ito ay nagpatibay sa kanilang samahan bilang mga Adventistang kabataan at naghikayat din sa kanila na patuloy na makisangkot sa mga paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Si Jessica Esposito para sa report. Inaumagahan ng ginaganap na Spiritual Adventist Young Professionals Retreat ay sumabog nga ang Bulkang Bulusan. Datapwat ay hindi nagpaantig ang mga kabataan upang ipagpatuloy ang sinimulang Spiritual Adventist Young Professionals Retreat. Gabi ng Sabado, ika-4 ng Hunyo, na pinamumunuan ni District Pastor Greg Olivan III
dito sa Triple R Resort, Irusin, Sorsogon, na may temang Get in Touch. Kasama ang 17 young adults ng distrito upang tulungang manumbalik ang bawat isa sa Diyos na kanilang tanging inspirasyon sa panahong ito. Ito'y natapos bandang alas 12 ng Linggo, 5 ng Hunyo. Kinagabihan nga ng Sabado ay ginawa ang isang natatanging life game na nagpaalala sa bawat naroon na mahalagang makipagkapwa-tao, lalong higit ay kailangan natin ang bawat isa upang maisakatuparan natin ang misyon at bahagi natin sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos ay nag-swimming habang abala sa pag-meeting ang mga kabataan para maisakatuparan ang mga bisyon ng organisasyon, kasama ang pagbuo ng prayer network upang maging tulong at lakas sa pag-reach out ng ibang AYP ng distrito. Ang layunin po nito mga ay patuloy na ma-encourage ang ating mga young professional na sa kabila ng kanilang mga busyng gawain ay patuloy silang magkaroon ng panahon sa ating Panginoon, patuloy na maglingkod sa gawain ng Panginoong Diyos at patuloy na magkaroon ng kasigasigan na maggamit ang kanilang mga kakayahan at kaalaman sa gawain sa ating iglesia. Masaya na mayroon tayong mga ganitong klaseng activities. Ma-realize natin na tayo po ay surrounded with the pressures ng mundo. Okay, so ibig sabihin, kailangan natin yung mga tao mag-support sa atin, like our peers from the church, na mag-encourage sa atin, mag-motivate sa atin, and to give us an inspiration, motivation para tayo magpatuloy. But na natin yung puntong ito na nagkaroon tayo ng trabaho, ibalik natin yung blessing na binigay sa atin ng Panginoon at ito na yung pagkakataon para maibalik sa kanya. First time ko maka-attend ng retreat at napakaganda ng experience lalo na ng mga ginawa namin ng activities kagabi. Na-uplift ang aming spiritual na buhay na bilang isang professional ay may kakayahan din kami na kahit sa busy days namin ay makakapag-connect kami sa bawat isa. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Irusin, Sorsogon, ako po si Jessica Esposito, nagbabalita para sa Hope Today NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 11 ng umaga, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang mga online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, a Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Omayana at ito ang Hope Today NPUC News.